Dads na ba, Axie? Hindi pa. So, andito ako ngayon, guys, para mag-share ng nabili kong team. Kani-kanina lang. Ayan, nakita nyo naman yung date. So, September 26 and September 26 ngayon. Kanina umaga lang and naalala nyo ako bilang user ng Bantena team bago ako mag-lilo. And medyo mahirap na gamitin yung Bantena team ngayon sa Axie Origins. So ngayon, nagbabalik tayo. Kahit pa paano, inaaral ko naman yung mga basics. Pero hindi ko pa kabisado lahat ng cards. Ito lang yung nakita ko sa paghahanap ko ng team. Ito yung mga Axie na budget-friendly. And kaya ng bulsa natin tong mga to. So ito yung mga Axie na bili ko kanina. So lang i-share sa inyo na possible tayo makabili pa rin ng Axie na mura, kaya ng budget. Then gagawin na lang natin, dadagdagan na lang natin ng runes. So pasensya nga pala, hawak ko tong mic ko ngayon kasi pag nilakasan ko yung volume, mas madami siyang masasagap na noise. And kapag medyo kinalahati ko lang, mas okay, mas konti yung noise and mas maririnig nyo ako. So ayan, lalapit ko na lang siya. So kung gusto nyo nga pala makita tong itong brand ng mic ko, so you can click on this link or dito. Basta may magpa-pop up dyan. Okay, so let's start. Check natin kung ano yung mga nabili ko kanina. So ito yung una ko nabili. Meron siyang inkling, so maglalagay ng jinx sa kalaban. Risky beast, syempre masakit yung risky beast. Plus 20 damage, plus 7, papatong sa 70 damage. Yun nga lang, kapalit niyan, death mark ka ng 2 turns. Pero wala naman, hindi naman malaking kaso yun kung makakadamage ka agad na malaki sa kalaban. And kung may heal mo naman yan, pag naka-leftover potion ka, or kung may heal ka sa iyong Axie. Pero sa akin, hindi ko na masyadong iniisip yun. Basta makil ko agad yung Axie ng kalaban. Sa akin kasi wala pa ako masyadong na e-encounter na problema dito pag naka-death mark ka. Tingin ko maganda tong card na to. Then apply fee. Kasi meron tayong bag na merong sandals. Papakita ko sa inyo mamaya. Ayan, meron tayong arco. Remove 2 secret on the target. Malaking bagay yan pag naka-pumpkin or naka-reflect yung kalaban or kung ano man yung secret card na nandun. Pwedeng i-remove na itong arco pag hinit mo siya nun. And then, meron tayong Nemo. So, kumuha pa rin ako ng Nemo kahit na sa latest update na nerf daw siya. Well, actually, di naman ganun kalaki sigurong kawalan yung 10 na heal. Kung meron ka pa rin gain energy, okay pa rin. Okay pa rin yung ganitong Axie, guys. Then next, pakita ko naman sa inyo. Ito yung front Axie ko. Naka-inkling din. Tapos, fragile. Para sa mga matataas sa defense na kalaban. So, pag naka-fragile, mataas yung damage mo sa kanya. Then, ayan, double anemone. So, pag nabubunit yung anemone, plus 20 HP heal. Then, next is Goda. So, maglalagay siya ng void. Yung void, pag nabunit ng kalaban mo, mamaminusan siya ng isang energy. Okay? So, ayan. Tapos, Nemo ulit. Tingin ko, pwede na to para sa budget-friendly tank. Kasi madalas makita natin naka-beast, pangolin, medyo pricey yun. Para sa akin, pricey yun. Bibili ka ng beast na medyo okay yung cards, damage, tapos lagyan mo pa ng pangolin. Kung naghanap ka ng budget-friendly, ito, okay na to. Sa tingin ko, lagyan mo na lang ng leftover potion. Sa akin lang yun, ha? Baka mamaya may mag-react dyan na, hindi okay yan. Para sa akin lang yun. So, depende sa inyo kung paano nyo i-build yung team nyo. So, itong bag naman natin, meron siyang Kotaro, naglalagay ng death mark sa kalaban, and then Rosa. Meron siyang Rosa na nagbibigay ng sleep, ng poison. So, itong sandal naman, combo ng ano natin to, ng fear, yung cute bunny. And then, meron tayong pincer, nagbibigay ng bleed, 4 turns. And then, parasite, okay din tong card na to. Makikita mo ano yung madudraw niya. Then, high damage pa. And then last na fish knock siya. So apply weak. Napakaganda nitong card na to kasi once na may weak mo yung kalaban, so minus damage na siya agad for 4 turns. Yan yung team comp ko ngayon. Actually, nakita ko lang tong team comp na to sa isa sa mga nasa leaderboard. Well, may binago lang ako ng konti. Tuturuan ko kayo, guys, kung paano ako chinek yung mga Axies na to dito sa leaderboard. So, guys, dito ako chinecheck yung mga Axie sa leaderboard. So, actually, bago ako bumili ng Axie ngayon, siguro, mga ilang araw din ako nagchecheck sa leaderboard para makakuha ko ng idea kung paano ko i-build yung team ko. Budget-friendly build lang. So, ayun, guys, pwede ka tumingin dito ng Axie. Check mo to online sa
I-check mo to sa marketplace. So, copy mo to. Then, check mo sa axie.tech/inspector. Paste mo dyan. And then, search. So, makikita natin kung merong nasa listing nung katulad ng Axie na yun. So, floor price daw is 0.65. So yun guys, ito nga pala yung price ng mga Axie na nabili ko. Pag in-add natin lahat yan guys, 0.014. Eto, pag kin-invert natin yan sa PHP or sa peso, 0.014. Magkano lang? 1,067. Pero syempre guys, may mga transaction fees pa yan. So next, ko-convert natin siya in USD. So magkano to in USD? 18 USD. Hindi pa kasama dyan yung mga transaction fee. Ah. Kaya na bahala maglagay na ng allowance dyan sa transaction fee. Check naman natin yung performance na itong team na to. So yun guys, check naman natin yung gameplay natin sa team na to. So, nag-start tayo ng bunot na may Goda, Inkling, tsaka Pincer. So, mas gusto ko itira yung Goda sa first round kasi para malagay na siya agad sa discard pile. Pagkaikot ng deck niya, malalagay na yung Goda. Mas okay kasi pag nalagay mo na agad yung Goda sa kanya, yung void pag nabunot niya, mababawasan siya ng energy. Okay, nabunot natin is anemone, gero, tsaka clear. Actually, pag nabunot mo yung anemone, di ba may 20 heal ka dyan. So, plus yung heal pa nung leftover potion. So, okay din yung heal ng ating front Axie. Okay, so since hindi ko trip yung dalawa na yun, so, diniscard ko na lang sila gamit yung clear. Tapos, babunot ako ng dalawa. Yan. So, nakabunot tayo ng Nemo tsaka ng cute bunny. So lalagyan ko muna ng cute bunny to. The next yun is itatago ko muna yung Nemo para sa next round meron tayong Nemo. Sakit din yung team ng kalaban ha? Ang tira na lang, patay na yung aking front Axie. Okay, so next na bunot natin, medyo masaklap no kasi dalawa yung Nemo natin, then fish knock, hindi pa attack card, pero okay lang din yan. So titirahan natin yan ng Kotaro. So iniisip ko kung malalagyan ko sana ng Kotaro yung gitna or likod. Okay din yun na bawas. Pero sa harap siya napunta. Pero okay lang, wala nang problema din. Next, tiniro ko na lang din yung anemone eh. Kasi sayang, mamatay na tong front. Eh, meron naman tayong Nemo. Okay, so tinira ko ng isang Nemo dyan para mailagay ko yung fish knock. And then, ibinalik ko yung isang Nemo sa deck natin. So, para next turn, meron ulit tayong Nemo. Yan, so may Goda na yung kalaban. Magkakaroon na rin tayo ng Void mamaya. Okay, so nakabunot tayo ng Rosa, which is kaya natin patulugin yung isa sa mga axes niya. And ang kinagandaan nun, tumama sa likod niya. So next turn, hindi ito makakatira dahil naka-sleep. Tapos tumira tayo ng Risky Beast. Then Nemo. Ititira natin yung Sandal. Yun. Medyo bad rin yung kalaban na nakabunot siya ng dalawang confused tapos hindi pa niya maitira yung nasa likod niya na Axie. So titira na lang siya ng isang damage tapos magpapas na siya. Okay, so next draw natin merong Parasite, Inkling, tsaka
Risky Beast. So, titira ko ng Risky Beast para may 20 additional damage. So, 20 plus 70, 90 yan. Masakit din yan. Tapos, Inkling para malag dyan siya ng Jinx sa kanyang discard pile. Tama ba? Discard pile. Yan. So, medyo tagilid tayo dito kasi mamatay na yung front natin. So, magiging 2 versus 1 to. Pero okay lang kasi kanina, nasubukan ko naman to and kinaya niya naman yung dalawa. Okay, nakabunot siya ng Mavis, tapos puro spada, no? Kasi hindi niya ginamit yung Mavis. Nabunot niya rin pala yung Void doon, so minus 1 energy siya. Saktong-sakto yung Void doon, no? So, pinatay ko yung front niya gamit yung sandals para maladyan ko ng death mark tong likod. Yan, so 1v1 na kami ngayon. Napatay ko na yung front axe niya. So, napakaganda na itong bag natin, no? Kasi kaya niya mag 2v1. Well, sa ngayon siguro dahil mababa pa yung rank ko, pero tingnan natin pagtaas-taas ng rank natin. Yan, so mantik na ako dun, no? Buti na lang, wala siyang ibang attack card. So ayan, so 7 na lang yung natira sa akin na buhay. Kamuntikan pa, no? Clutch yung game. Pero syempre, ayan, naipanalo naman natin. Yun, nice game guys. So yun guys, no? Ano sa tingin nyo? Goods ba yung nakuha nating team? So ayun, so ano sa tingin nyo guys? Goods naman, diba? So makakuha rin kayo ng ganitong team, snipe lang sa market. So itong bag na to, medyo nasertehan natin kasi parang nag-iisa na lang yata siya kanina sa market. So yun, abangan nyo guys. So sa mga susunod, magsha-share pa ako ng mga gameplays natin dito sa team na to. And hopefully makataas din tayo ng rank kasi nagsisimula pa lang ako ulit na maglaro. So yun guys, please support my YouTube channel. So mag-upload pa tayo ng mga ganitong gameplays. And next video guys, i-upload ko naman yung budget team na ginawa ko sa girlfriend ko kasi naglalaro din ng Axie yung girlfriend ko. So yun, maganda rin yun. Kayang-kaya ng budget yung team na yun. Okay, please like, share, and subscribe guys. So abang-abang lang kayo sa mga next contents natin na ganito. So kung gusto nyo ba ng ganitong content or gusto nyo ng mga gameplay ng mga high rank, upload natin dito sa ating YouTube channel. So always stay safe guys and always chill. Chill TV PH. Bye guys.